Magandang umaga. Oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS-TV, the channel that delivers science for the people. May pag-asa pa ang agriculture industry ng ating bansa at yan ay dahil sa teknolohiya na handog ng DOST. Alamin ang kwento sa likod ng karajinan, ang makabagong binhi na dala ay pag-asa at pag-unlad. Abangan yan mamaya sa aming documentary. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOS-TV. Maganda balita po dahil wala naman tayong nakikita na low pressure area or bagyo sa loob o maging sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala rin po tayong gale warning or banta ng matataas na alon. So pwede po maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Dalawang weather system po yung binabantayan natin sa ngayon. Una na dyan ay ang Northeast Monsoon or Amihan na tanging dito lamang sa extreme northern zone nakakaapekto. Pero sa mga susunod na araw ay posibleng lumakas ito at makaapekto rin sa northern zone. Samantala, easterlies naman o yung hangin na nagbumula sa Pacific Ocean ang siyang makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Silipin muna natin ang magiging weather for Luzon kung saan apektado ng Amihan nga ang Batanes Group of Islands o saan doon ang maulap na kalangitan na may kasamang mahihinang pag-ulan. Dito naman po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Minsan ay maaliwalas at magandang panahon lalong na ngayong umaga. Pagsapit nga lang ng tanghali, mainit at maalinsangan. Posible ang mga pulupulong pag-ulan na may hina lamang dito sa silangang bahagi ng Luzon. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas and Mindanao, asahan po for the next 24 hours ang bahagyang maulap na kalangitan sa buong araw. Posible na maging maulap pagsapit ng hapon at posible rin ang mga pulupulong pag-ulan o pagkitlat pagkulog, lalo na sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Silipin naman natin ang magiging weather and temperatures ilang key metros and city ng ating bansa sa mga susunod pa na araw. Dito po sa Metro Manila, for the next 3 days, maganda naman at maliwalo sa panahon ng mararanasan. Asahan lamang bukas at maging sa Thursday ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan at maliit ang tsansa ng ulan pagsapit ng Friday. Temperatura natin maring tumaas sa 33 degrees Celsius sa susunod pa na 3 araw. Sa mga kababayan po natin sa Baguio City katulad sa Metro Manila, maliwalas at magandang panahon ang mararanasan for the next 3 days. At asahan lamang ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan na dulot ng Amihan. Maring bumaba sa 14 degrees Celsius ang ating temperatura pagsapit ng madaling araw sa Baguio City. Sa atong mga kaigsuunan din ha sa Metro Cebu, asahan for the next 3 days din na maganda at maliwalas na panahon, posible ang mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon. Temperatura natin, maring maglaro from 24 hanggang 31 degrees Celsius sa susunod na 3 araw. Panghuli sa ating mga kaigsuunan din sa Metro Davao, asahan din for the next 3 days ang bahagyang maulap at minsan ay magandang panahon. Posible ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog lalo na pagsapit ng hapon. Temperatura natin maring tumaas naman sa 32 degrees Celsius. Sa ngayon nga po ay wala tayong gale warning so pwede pa rin maglayag ang ating mga kababayan ng mangisda. Maglalaro mula 2 hanggang 3 meters ang taas ng mga alon. Si Haring Araw ay lulubog 6:06 ng gabi mamaya at muli naman itong sisikat bukas 6:04 ng umaga. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Tuesday! We'll be right back.
on exclusive content na dito nyo lang sa DOS-TV makikita. Here's our flood and water level advisory. Maraming salamat, Ms. Jel, at magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOS-TV. Hydrological update po tayo dito sa mga minomonitor nating major dam dito sa Luzon area as of 6 a.m. today. Una, yung Angat Dam, ang present elevation niya is 206.60. Galing siya sa 207.02 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.42 meters or 42 centimeters at mababa rin siya ng halos 5.40 doon sa tinatawag nating normal high water level na 212. Subalit, mataas naman siya ng halos 12.25 meters doon naman sa tinatawag nating rule curve or yung hydrologic operational level. Para naman sa San Roque Dam, ang present elevation niya is 267.27. Galing siya sa 267.60 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.33 meters. Gayun din, mababa rin siya ng halos 12.73 doon sa tinatawag nating normal high water level na 280. Subalit, mataas naman siya ng halos 19.04 doon sa tinatawag naman nating operational level o yung tinatawag nating roll curve. Para naman sa Pantabangan Dam, ang present elevation niya is 197.22. Galing siya sa 197.48 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.26 meters or 26 centimeters, mababa pa rin po siya ng halos 23.78 doon sa tinatawag nating normal high water level na 221. Gayun din, mababa rin po yung kanyang operational level or yung rule curve na halos 4.11 meters. Para naman sa Magat Dam, ang present elevation niya is 189.82. Galing siya sa 190.15 kahapon at meron siyang bahagyang pagbaba na halos 0.33 meters or 33 centimeters. Mababa rin po siya ng halos 3.08 doon sa natawag nating normal high water level na 193. Subalit mataas din po siya ng halos 8.12 doon naman sa natawag nating rule curve or operational level. At para naman doon sa mga major river basin naman natin na minomonitor natin dito sa Luzon, like nga po yung Pampanga, Agno, Bicol, Cagayan, at ito nga pong Pasig, Marikina, wala po tayong babala na posible pong pagtaas ng mga tubig or ilog natin. Gayun din para naman dito sa General Flood Advisory by Region from Luzon, Visayas at Mindanao, wala rin po tayong babala, ukol nga po sa posibleng pagtaas din ng mga ilog natin or doon sa mga mountainous area natin like yung wala po tayong babala para sa landslide or flash flood. Northeast monsoon ang umiiral naman natin dito sa Northern Luzon, easterlies naman dito sa may bandang eastern section ng bansa na siya nagbibigay ng mga isolated light rains or thunderstorm, particular nga dito sa Mindanao. Yan muna ang latest gel at mula pa rin dito sa Flood Forecasting Center ng PAGASA DOST Hydromet Division. Ako si Elmer Caringal, nag-uulat. Sa pag-usad ng panahon at pagpasok ng mga modern technology at industries, unti-unti nating nakakalimutan na dapat din nating bigyang pansin ang agriculture sector ng ating bansa. Napaka-importante ng palay sa ating buhay dahil ito ang pinagmumula ng kanin na ating hinahain sa ating hapagkainan sa araw-araw. Kaya dapat ay gawin nating priority ang pag-develop ng technology na makapagpapalago pa sa ating mga palayan. At may sagot dyan ang DOST. Balikan kung paano pinagbuklod muli ang makaluma at bagong teknolohiya sa pagtuklas ng makabagong breed ng palay dito sa aming documentary. Ayun po ang isang mabigat na dagok dati sa agrikultura. Kasi yung mga matatanda pong magsasaka, parang ayaw na nilang pumalit. Wala nang makakapalit. Kasi nga po, yung mga anak nila nakapag-aral na. Kami naman po magsasaka, hindi naman namin sila pipilitin kung ano ba yung gusto nilang tahakin sa buhay nila. Nagiging problema lang po natin ay talagang ang mga magsasaka pong matatanda, wala na po silang nakakapalit. Nakita po naman natin na wala na tayong makitang bata na nagsasaka.
Pumasok pa sa isip mo na gusto mo itong gatuhan? Hindi po. Bakit? Fade ko po kasi ano, yung bilang magsasaka, sakripisyo po sa lahat ng oras. Nung araw po, kung akin pong iisipin, sa panahon po noon ay parang mas maginhawa yung daloy ng tubig sa amin. Kasi unang-una sa Angat, ay sa Kup ng Bulacan, na kami yung prioridad. Pabago-bago po ang presyo ng mga halaga ng mga gamit ng pataba, mga insecticide, molluscicide. Kaya po, yun ang umapet sa negosyo ng magsasaka. Sa laki ng gastos, hindi man nila mabawing puhunan. Papasokin po ngayon ang bayarin at Desyembre sa magsasaka para medyo siguro sa magandang presyo ng lupa. Napipitin sila ng ibenta. Ang isang problema natin, kasi lalo-lalo dito sa amin, yung land conversion. Kasi nakikita namin dito, ako sa personally na nakikita ko sa Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman, nakikita ko na yung lupa natin dito ay naku-convert na. So, kailan lang merong nabili dito na nasasakupan ng aming irrigasyon dito sa kabila ay 6 hectares. Tinatambakan na ngayon at binabakuran. Ngayon, may nakatakda pang 35 hectares dun sa lugar na yun na ibinibenta na rin ng mga magsasaka. So, yun po yung nakakalungkot. Sa palagay ko po kasi nga po sa akin nga pong pagmamasid na kami nga pong mga magsasaka ay paedad na ng paedad at nakikita namin sa mga kabataan na nawawala ng hilig tungkol sa pagsasaka. Kasi yung iba po na kabataan ngayon, sanay na sa mga gadgets. Kasi nga po nakita namin dahilan dahil katulad nga po nung yung mga magulang nakita nila na hindi makaawon sa hirap dahil sa pagsasaka. Kaya isang bata, talagang hindi namin mapilit na sila yung magsipagsaka rin. Pero kung ang magulang po nila nakita lang tumataas ang antas ng pamumuhay sa pagsasaka, hindi aalis ang isang bata sa pagsasaka. Hindi mo magiging magsasaka? Hindi. Bakit? Hindi ko naman gusto yun eh. Iba yung gusto ko eh. Ang gusto nila, maranasan nila yung maayos na pamumuhay, gusto pang mamasukan sa pabrika. Tsaka karamihan po sa mga bata ngayon eh, konting init lang. Nagre-reklamo na. Ang pagsasaka po, hindi stable ang ite. May panahon pong maganda, may panahon mang bagsak. Kasi may mga kalamidad nga po tayong dumarating, lalo daw ka ngayon, El Nino, La Nina, eh yan po mabibigit na kalaban ng magsasaka, yung panahon. Saan, masang masikit pa sa pagsasaka, ay gusto kong maging future ko. Ganon. Ito yung ating gulamang dagat. So, ibig sabihin, ang karaginan, ito ay seaweed na kinukuha natin sa dagat. So, karaginan is a food. Meaning, kung ito ay pagkain, ito ay safe. At yung hormones, enzymes, and minerals na nandoon sa ating gulamang dagat, which is the karaginan, ito ay in-extract at diniscover ng PNRI para gawing plant growth enhancer. So, I am Dr. Lucille Abad. Ako po ay isang career scientist at saka supervising science research specialist ng chemistry research section of the Philippine Nuclear Research Institute. Isang analytical laboratory where normally ina-analyze natin yung mga products such as the carrageenan plant growth promoter or plant food supplement. Ito po ay isang tinatawag nating polymer. Sa word itself, polymer, poly ibig sabihin marami, mer, monomer from the word monomer, na pinagdugtong-dugtong siya. Therefore, ito, pinagamitan ng radiation,
ang pinuputol-putol niya yung polymer such that magkaroon tayo ng small molecule para pwede siyang pumasok sa isang tanim, and it will enhance the plant growth promoter effect in plants. Maintindihan niyo pag sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Yung marami tayong mga patients, cancer patients na nagsasabi magpapa-cobalt 60 treatment tayo o magpa radiation treatment. So it's the same principle na instead of tao ang pina-irradiate, ang carraginal ang pina-irradiate natin para maputol-putol yung polymer. So, definitely, hindi ito dangerous kasi ang taong pina-irradiate hindi naman yung naging radioactive, di ba? So, similarly, ang product na carraginal na in-irradiate natin using the cobalt-60 or electron beam, hindi rin naging radioactive. Kaya po ay nandito sa experimental, si Central Experimental Station ng UPLB. Carraginal, this is really a breakthrough. Actually, carraginal, we usually use this as a food additive. This is very popular. The industrial carraginal is very popular because these are being used in the food industry. Halos wala naman po pagkakabi. Ang pagkakaiba lang po, yung growth ng kwa nitong talay ay maganda, pati yung mga bunga niya. Kaya makikita nyo naman, hinugde-hinug sila. Ganda-ganda na kanilang ng stand nila. Makikita nyo natin yung kanyang, yung panicle niya, mahaba, tsaka yung pinakabunga niya ay siksik na siksik. Tumaas yung kanilang produksyon ng palay. Yung umaani ng mga 100 kabans, ngayon karaniwan 110 to 120. Kaya nagpapasalamat sila kung na itong karadyan na natin ay na-introduce dito sa Punilan. Nakapag-spray kami ng karadyan ng 3 beses, pero ni-misan, hindi kami nag-spray ng chemical. Ang main objective ng ating karadyan ay hindi lang para maging growth enhancer. As plant nutrition, tinitingnan natin deeper ano pa yung science behind better good nutrition. Kasi sa organic agriculture, sinasabi nila, pagka maganda ang nutrition, maganda rin ang kanyang tolerance o resistance sa pests and diseases. So tinitingnan natin yon. Na sa pamagitan ng karadyinan, na masustansyang karadyinan, tinitingnan din natin na ang halaman magkakaroon siya ng tolerance sa mga tungkol virus, bacterial leaf blight, at sa iba pang mga pests ng halaman. Nandito po tayo sa isang greenhouse sa Crop Protection Center. Saan makikita natin yung unang mga rice plants na ititest para sa carraginal. Makikita natin yung 10 days old seedlings to be tested for tungro disease upang malaman natin kung may resistance na magaganap kapag nisprayan siya ng carraginal. Ang green leaf hopper ay nagtatransmit ng tungro virus. Siya ang pinakakalaban ng halaman pagdating sa transmission ng tungro virus. Ngayon, kailangan nating malaman kung ang carraginal ba ay nakaka-prevent ng disease nagdadala ng tungro. Kung wala siya, walang tungro. Ako po yung parang under ng isang study for mag-evaluate for the bioefficacy of carraginal sa tungro diseases. So far, nakaka-reduce siya ng pagdami ng tungro resistance. Sinasabi nga nila sa field na mukhang gumagaling yung halaman. Ngayon, kailangan pa natin itong pag-aralan pang mabuti sapagkat pagkakaalam natin, kapag ikaw ay natungro,
hindi nagagaling ang halaman mo. Naka-spray na kami. Susunod na spraying namin, meron pa rin ulit siya. Susunod na spraying, nakaka-recover na sila. Yung second spraying, halos nakaka-recover na. Wala pa naman pong reports na may biohazard yung Karajinan tsaka environmental issues regarding Karajinan. So, parang mapuprove po namin na environmental friendly po yung application ng Karajinan. The Karajinan, radiation modified Karajinan for rice really is a breakthrough. One is that it can increase yield to as much as, the average is 15% to 40%, but we have a different results with our field trials in Bulacan, where we got at least 65%. So this really has the potential. This really has the potential, a breakthrough product, which can really help our farmer beneficiaries for rice. And we are aiming at also testing it for other crops like vegetables. Sa palagay ko po, ito naman ay talaga namang katanggap-tanggap at kailangan na talaga i-adapt na talaga ng mga magsasaka. I-grab na yung pagkakataon na ikinukuha ng Karajinan. As early as this, we can say that the Karajinan really has the potential to become a really big thing. Kung may chance, kung makakabili pa ako, bakit hindi po? Gawan ko, di ko sigurado eh. Siguro po ako. Kasi po, yung lolo ko po may lupa rin sa Talavera. Nagpapaani po sila doon. Siguro po kung bibigyan ng pagkakataon, gusto ko pong ipagpatuloy. Siguro pwede rin po. Kasi parang maganda rin pong pagkaanan ng agriculture. Siguro po, iba na lang. Ibang business na lang. Ibang business talaga. Ikaw na. Grab po na po yung opportunity. Siguro po, tulungan natin, magbigay pa tayo ng programa sa magsasaka para i-encourage natin sa mga bata na kumuha din, kahit na nag-aaral sila, kumuha sila ng mga agriculture na mga courses na may kinalaman sa agriculture. So actually, itong araw na to napakahalaga sa amin sa National Crop Protection Center. Ito po yung aming 40th anniversary. So 40 years na ho ang National Crop Protection Center. Ang pinaka-highlights po, itong ating Karajinan Project na funded ng Picard DOST. So makikita po ninyo ito, iba't ibang treatments, no? Meron mga abono, yung nabibili niyong abono na nilagyan natin ng Karajinan. At ano ang kagandahang magagawa nito sa ating palay para makatulong sa ating magsasaka? Kasi ang NCPC, ang mandate namin, tumulong sa mga magsasaka. Kaya ito yung isa sa highlights natin. Maliban pa roon, ayon sa mga field trials, ang enhancer na ito ay kayang magpatibay ng mga rice stems upang lumaban sa mga matitinding bagyo. Tumaas din ng halos 65% ang ani ng mga magsasakang gumamit nito. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan e walang matirang kanin. Gayun din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin, pati na ang ibang pagkain bukod ng kanin tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo na mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at ang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagip.
walang boundaries ang science and technology. It transcends age and time, even bridging generations into one. Ang luma ay nagiging bago at ang watak-watak ay pinag-iisa. Yan ang pag-asa na dala ng science and technology. And that's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST TV, the channel that delivers science for the people.